Narito ang mainit-init na update patungkol sa kasong kinasasangkutan ng aktor na si Luis Manzano. SEC naglabas ng pahayag, iba pang investors nagsalita na rin. Pagkatapos nga ng pagsampa ng kaso ng isang investors na si Jinky Santa Isabel ay ang kasabay ring paglantad ng iba pang naloko ng Flex Fuel Petroleum Corporation tulad ni Victorio Jr. Oñate, siya ay kabilang din sa mga nag-invest sa nasabing kumpanya. Dahil sa bagal ng usad ng kaso, ang Securities and Exchange Commission ay naglabas ng kanilang statement patungkol dito. Sa tuwa ni Victorio Jr. Oñate sa nalaman ay nagbahagi ito ng komento sa kanyang social media account, narito ang binahagi niyang komento. Finally, nagsalita na ang SEC, Flex Fuel PH is not a closed corporation but a stock corporation. Therefore, they are not allowed to solicit any investment, sell or share stocks. Thank you Santa Isabel Remittance for these documents and your efforts. Dagdag pa niya, laging sinasabi ng Flex Fuel na hindi nila kailangan ng secondary license sa SEC kasi closed corporation po sila. Unfortunately, as per Republic Act No. 11232, an act providing for revised corporation code of the Philippines, any corporation may be incorporated as a closed corporation, except mining or oil companies, stock exchanges, banks, insurance companies, public utilities, educational institution and corporation declared to be vested with public interest in accordance with the provisions of this code. Aniya, hindi pwedeng maging closed corporation ang Flex Fuel dahil oil company po siya. Opo, oil company po ang Flex Fuel. Kasi main product po ng Flex Fuel ay tama po oil. Kung may sinungaling dito, alam ko hindi kami mga complaints, pakisabi po ito ha sa mga especially iya dito, kasama po ito sa mga evidence namin. In short, kailangan ng Flex Fuel kumuha ng secondary license sa Securities Exchange Commission. Aniya ay wala na umanong website ang Flex Fuel Corporation ngayon. Nagbigay rin ng komento ang journalist na si Mike Abe patungkol dito. Na ating pag-usapan, meron po kasing nag-PPM sa akin. Yung iba naman ay nagchat-chat pa nga kung nagtatanong kung ano ang nangyari dito po sa pinasasangkutan ni Luis Manzano, ang kilalang aktor doon sa kailang business, oil business, na maraming investor na ngayon naghahanap ng katarungan at gusto nilang maibalik at maibalik sa kanila ang pera nila. Eh sabi ko, walang masyadong development kasi hindi naman po hinuli ng NBI. Ilang beses po na sinupena ng NBI, dalawang beses na hindi naman ho nagpakita si Mr. Manzano. Puro abogado lang ang hinaharap. So sabi ko, ang update, ayun, hindi mapilit ng NBI humarap sa kanila itong si Mr. Manzano. At binigyan pa nga ng another 1 week extension noong nakaraan. Tapos na po yung 1 week, wala pa rin tayong balita. Isa yan sa malaking problema. Inuulit ko yung sinabi ko na noong nakaraang linggo pa. Pag malalaking tao, ayaw nilang, hindi nilang magawang hulihin or imbestigahan ng personal sa kailang opisina. Pero pag maliliit na mga tao, huli dito, huli dun. So nasaan ang hustisya noong mga nawala ng pera? Mahigit na hong 100 yung mga nagreklamo before NBI na sila mga investor doon sa oil business ng kailang grupo ni Manzano. Pero hanggang ngayon wala pa pong naipapay na kaso. Hindi pa po nakita kahit na isang sandali ang pagkatao ng mga inaakusahan grupo ni Manzano dito sa skandalong ito na sinasabing scam or large scale estafa. Non-bailable offense po yan. Hindi pangkaraniwang kaso. Dapat yan may arestuhan. Dapat yan hindi lang invitation. Pag inimbitahan at hindi dumalo, dapat arestuhin nila yan para ikulong habang iniimbestigahan at habang nililitis ang kaso, ang korte na ang bahala. Kasi, non-bailable offense po yan. Talagang dapat po yan ipinapanagot
Hindi pwede ngayon nakakalaya na parang baliwala lang. Ngayon po, lumalamig pa. Halos wala na kayong madinig ng mga balita tungkol ho dyan sa Alice scam na yan. Kasi nga, hindi na imbitahan ng NBI. Kasi nga, huwag namang magagalit ng NBI, mabagal ang kanilang mga galaw. Papaano na yung mga OFW'ng biktima? Papaano na po yung mga pangkaraniwang mamamayang nakuhanan ng pinakamaliit 1 million hanggang pataas ng pataas ng iba nga 5 million pa. Higit pa 3 million o gano'n. So, yun po yung nakakalungkot. So, yun yung bago dyan. Tatanong kayo kung anong nangyayari. Yun po, wala pa. Hinihindi inaresto, ni hindi napilit ng NBI na humarap sa kanila ang mga inaakusahan ng mga kumplena. Yan ang malungkot. So, ingat na lang po, yung may mga pera, huwag kayong masyadong nagpapapaniwala sa mga buladas, kahit na artista pa, kahit sino, huwag kayong magtiwala sa tao ngayon, lalo na kung pera niyong pinaghirapan na inyong pakakawalan, baka nga mawala yan. Nagtiwala kayo dahil artista yan, nagtiwala kayo dahil sikat yan, pero ngayon may problema, hindi naman kayo harapin. O, paano yan? Ibig sabihin, mga abogado ang kanyang iniharap, so lalaban yan. Sa korte kayo magkikita-kita. Good luck sa inyong lahat. Kawawa naman yung mga investor. Okay? Pakaabangan ulit natin ang mga susunod pang mga balita, mga bagong balita, showbiz or celebrity news, dito lang sa MRC News, balitang walang pinapanigan. I-post ang inyong comments at suggestion sa baba at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong balita. Salamat sa panunood.